si Julius sa oras na nalaman ng buong mundo ang tungkol sa nakaraan mo. Julius accepted me for who I am. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Then when? Timing is everything. Don't you agree with me, Diana? Isn't it amazing that after you dragged him to the mud, si Julius naman ang ibinaon mo sa lupa? So anong gusto mong palabasin? Are you saying I'm a murderer? I'm not saying anything. I'm just stating facts. Are you seriously accusing me of murder? Judge ka. Alam mo na mali ang magbintang. Oo. I am an officer of the law. And a very powerful one at that. Take this as a warning. Sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ng tatay ng mga anak mo, I will use all my power to put you in jail. Good evening, ma'am. Nelson. Kamusta na yung kolumnistang tumitira sa akin sa tabloid? Okay na yun, ma'am. Pinatahimik ko na. Gusto niyo malaman o paano? Hindi na kailangan. May tiwala naman ako sa'yo. In fact, I have a new job for you. Ano po yun, ma'am? Gusto kong halukayin mo ang lahat ng baho sa buhay nung asawa, nung ex-husband kong namatay na si Diana. At gusto ko wala kang palalampasin kahit nakatiting na detalye sa otherwise na nakakasukang buhay ng babaeng yun. Copy po, ma'am. Yun lang ba? Isama mo na rin yung kapatid niyang bastarda, si Amy. Yes po, Judge. Gusto kong makaipon ng sapat na bala para maibaon natin yung dalawang magkapatid na yon. Siguraduhin natin, ha? Na hindi magtatagumpay yung dalawang magkapatid sa balak nila na kunin yung lahat ng pera ng pinaghirapan ng asawa ko, si Julius. Yes po, Judge. Kindly check your email. Thank you. I'm glad you're here. John Sebastian, I'm sorry but I have to go. Kailangan ko na magtrabaho. Oh, don't worry. This is not going to take too much of your time. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Ayoko kasi nung tinatanggihan ako. What do you mean by that? Later. You'll see. Huwag niyong sabihin na dahil may posisyon kayo, eh matatakot niyo na ako. I eat threats for breakfast, Judge Sebastian. Oh. Well then, enjoy the buffet. Clap, clap, clap. Alam mo, binigyan sana kita ng chance para maging kaibigan ako. Pero tinanggihan mo. Ngayon, makikita mo kung anong klase akong kaaway. Matagal na siyang pinaghahanap ng batas. Ang mga kaso niya ay human trafficking, gun smuggling at robbery. Anong ginagawa ng isang pulis kasama ng isang fugitive? I was right all along. Talagang hindi nga mapagkakatiwalaan yung mga abyog na yan. And that includes Amy. Don't worry, Jules. Matimbog ko lang ang sikreto ng abyog na yan. Isusunod ko na ang kanya.
Ikaw ang maunggayan. Lahat ng tao sa paligid niya, hindi niya mapagkakatiwalaan. Nelson, gusto kong huwag mong pakawalan yung mga pamilyang abyug na yan. Gusto ko halukayin mo ang lahat ng baho nila. Lalo na si Amy. Is that understood? Siya dito? Ikaw ang hindi na dapat sanang pumasok dito dahil hindi ka na namin kailangan dito. Oo nga pala, Miss Vera Alonzo. Hindi ba kailangan natin ng promo girl dun sa advertising department natin? You may want to consider Diana. Pagkatapos ng nalaman ko, Jacinta, sa tingin ko dapat ako nandito. Sino ba yung bagong partner na Madridland? Binigay ko na nga kay Vlad yung pagiging CEO. Ano pa bang gusto ninyo? Ang gusto namin, huwag ka nang magpakita dito. Umalis ka dito. Get out of our lives. Go. Out, out, out. Hindi pa tayo tapos, Diana. Baka naman nakakalimutan mo yung kapatid mong reporter. May sinampang kaso sa akin. At yung baby, palagay ko yun ang nagnakaw sa bahay namin. Anong kinalaman namin dun? Hindi namin kaano-ano yun. Ah, ganon? Eh, hindi ba kabyug din apelido nun? O, yung bago mong kapatid, yung Amy, nag-OJT pa dito, palagay ko nga eh, baka namang ginagawa niyo ng longga ang bahay ni Julio. Tulong ko rin. Lalo mo walang ano. Ang nangyari sa buhay ninyo, kawawa ka naman. Judge, parang awa niyo na, huwag niyo ako pakulong. Huwag niyo akong pakulong, Judge. Maawa ko kayo, Judge. Maawa ko kayo sa akin, Judge. Judge, nasin ako si Lemo. Huwag niyo akong pakulong, Judge. Well, madali naman akong kausap. Ipa-aresto kita? O susundin mo ang lahat ng ipagagawa ko sa iyo. Quick, sumagot ka na dyan na sila, oh! Sige ho! Sige ho, gagawin ko ho lahat ng gusto nyo. Judge, nandito na ba yung mga polis? Ah, naku, I'm sorry to bother you, ha? Pero itong kaibigan ko dito, kanina kasi akala namin meron parang suspicious person ano, na gumagala dito. Eh yung pala naman, isa lang sa mga empleyado ko. I'm sorry, false alarm. Pasensya na sa abala. Good girl, good girl, good girl. I'm so disappointed in you. I expected more from you, Madong. Baka naman nakakalimutan mo na hindi mo ako malunong. Ano ba ho talaga ang gusto nyo? Isa lang. Iisa lang naman ang pakay nating dalawa, and that is to destroy that Diana. I figured, bakit hindi tayo magtulungan dalawa? Hindi ko kasi alam kung pagkakatiwalaan kita. We don't have to trust each other. For now, ang kailangan lang natin ang isa't isa. O baka naman gusto mong nasa kulungan ka na, pabalitaan mo na lang doon yung mangyayari doon sa anak-anakan mo tsaka doon sa asawa mo sa labas. Natakot niyo ba ako? Papaalala ko lang sa inyo. Judge ka. Hindi mo pwedeng gawin yun. Then don't work for me. Doon mo makikita kung ano ang kaya ko
at kung anong hindi ko kayang gawin. Mag-order kayo kung anong gusto ninyo, pero sa labas. Hindi dito dahil exclusive itong kwarto na ito. For members only. Apa? Oo nga pala. Ang DNA test result. Bakit ho? May ba sa akin ho to? Tama nga ang sinabi nila. You're kind of slow. Anyways, nag-issue ako ng TRO, kaya ebidensya yung DNA test result. It now belongs to the court. I am the officer of the court. So, akin na. Pero, ma'am... Hindi niyo ba ako pinagkakatiwalaan? Thank you. I knew it. Sige, una na ako, ha? Pero alam natin na hindi naman ganong kadali ang hinihingi mong pabor sa kanya. Kailangan niyang maging maingat para mailusot ng malinis ang pagpapawalang visa ng kasal nila Mr. and Mrs. Diana La Madrid. Kung hindi, sabit siya. Kalungkot naman. Ito na nga lang ang hinihingi kong pabor sa kanya. Hindi niya pa ako pagbigyan. Well, huwag ka mag-alala, Jacinda. Gagawin namin ang lahat para mapabilis ang paglabas ng court order. Make sure, attorney. Baka naman nakakalimutan niya kung sino ang dahilan kung bakit siya in power as judge. Ako lang naman. Kung kaya ko siyang iangat, kayang-kaya ko rin siyang ibagsak. Baka nakakalimutan niya kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Okay, go ahead. Carlota, hindi makakalampas sa amin yung si Diana sa amin ni Vlad. No. Hawak namin ang board. Hindi naman ako nag-aalala, Judge Jacinda. Nandyan si Attorney Manalo para protektahan ang mga interes ko. And we will file an appeal against the Paraiso Sisters. Gagawin ko ang lahat para makuha ko ang dapat na para sa akin. Yung bang mga suspects? Nahuli na ba yung suspect na pumatay sa mother mo? Hindi pa. Pati yung baby, inosente daw. Oh? Talaga? But how about yung mga ibang kapatid? Di ba si Diana? Malaki ang galit nun kay Amanda noon. Pwede rin si Beth. Nakakatakot siya. Alam mo ba yun? Well, kung silang pumatay sa mama, hindi sila makakaligtas. Ni Katiting, wala silang dapat makuha sa pera. At kahit na may mga papeles na nagpapatunay na sa si Amy, hindi na naniniwala si Diana at si Beth. Masyado kayong kabado. Hindi makakatulong yan. Relax. Hindi na ako makakarelax, ma'am. Dinededma na nila ako sa bahay. Pag sa opisina naman, makasalubong lang nila ako, tinatalikuran na nila ako. Kulang na lang ho ang pruweba talaga na hindi ako si Amy para itakwil nila ako. Precisely. At yan ang kapitan mo.
Hilary, akong bahala sa'yo. Basta ito ha, makikinig ka sa akin. Huwag kang gagawa ng kahit na ano na hindi ko sasabihin sa'yo. Problem ho. Sunurin naman ako eh. Ano ba ho ang pinaplano niyo, ma'am? Sa gagawin natin, si Hilary, siya ang makakakuha ng mga shares, lahat ng mga minana ng Diana. And I will make sure na hindi siya magiging sagabal sa aming mag-ina at sa aming sariling kumpanya. Huwag mo sabihin sa akin na nagulat ka. Naku na nga, Diana. Pagkatapos na pagpiestahan ka ng mga media, dahil allegedly, pinatay mo yung lola mo. Allegedly! Hindi pa napapatunayan? Hindi ba dapat alam mo yun? Kaya mananatiling inosente ang ate ko hanggat hindi napapatunayan sa korte! Huwag mo kong turuan ang alam ko na. Alam mo kung ako lang, hindi ako maniniwala eh. Kaya lang wala tayong magagawa dahil yun ang sinasabi ng tao. Guilty ka! At yun nagiging kasiraan ng La Madrid Land. Pakanaan niyo to, Jacinta. Kayong dalawa ng anak mo. Kaya sigurado ako, kayong nagpakalat na pinatawag ako sa presinto eh. Kaya na hindi totoo yan. Para sa kumpanya yung naging desisyon ng board. Para sa kumpanya? O matagal niyo ng balak to? Nag-aantay lang naman kayo ng pagkakataon na masipa ako? Highly dramatic. Ang galing, ha? Pero, aminin mo na, Diana, wala ka nang magagawa. Sooner or later, paalisin ka na dito. So, go. Pinapatunayan dyan na walang bisa ang kasal ninyo ni Julius. Kaya all these years na feel mo ng misis ka at byuda ka ni Julius, hindi ka naman legal. Hindi ako naniniwala dito. Kasal kami ni Julius. Alam mo, Jacinta, gawa-gawa mo to eh. Hindi ko alam kung paano, pero hindi to totoo. Kasal kami ni Julius. Ebidensya na yung hawak. Nasa na sa'yo? Sige. Punitin mo yan. Bakit? Ilang kopya ba ang gusto mo? Ilang piraso ba ang gusto mo? Sampo? Magagawang katapadadalahan kita ng 10 kopya. Malagya ka talaga! Malagya ka! Ayaw ka! Ayaw ka, Rita! Bakit ba ito ginagawa sa akin? Yung mga gamit ng labas. Kunin mo lahat sa taas. Impake mo, ibaba mo dito. Ano? Kinikilig ka sa akin o hindi? Sumunod na lang ako kayo para hindi magkagulo. Teka lang ha. Sige, alugugin niyo. Teka. Pero ano nangyayari? Tatawagan ka na ba yung abogado mo? Oo, please, pati si Beth. Diana, what's happening here? Wala, hindi ko rin alam. Bigla akong binigyan ng search warrant tapos ngayon naghahalukog sila. Diana. Alam mo ba kung sino ang nakasign na judge dito? Hindi eh, sa gulo ng isip ko kanina. Sino ba? Kilala mo? Judge Jacinda Sebastian. My mom. Thank you.
Saan ka pupunta? Papsi. Dali, Mel. Pakawalan mo. Mel. Badong, badong, badong. Magaling itong anak-anaka mong baby na ito. Mas magaling ako. Ako nagpapunta sa kanya. Eh, sumunod. Gusto kong malaman kung anong connection yung dalawa. May kinilaman ba ito kay Ma'am Diana? Oops. Hold it right there. May karapatan akong makipag-usap sa isang pulis. Dating pulis na ex-con na malamang inuutusan mo laban sa mga kalaban mo! Tikong mo yung bibig mo, ha? Bastos ka! Ha?